Ito ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Super Typhoon Pepito na as of our latest analysis, huling nakita siya sa layong 120 kilometers silangan ho yan ng Verac, Catanduanes. So kung tutuusin, halos malapit na po ito sa kalupaan. Yung rain bands o outer part nitong bagyo ay nakakaapekto na ngayon sa malaking bahagi ng Bicol Region at ng Eastern Visayas. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin, umaabot sa 195 kilometers per hour near the center, at gustiness o yung pagbugso ng hangin umaabot po sa 240 kilometers per hour. So kung mapapansin natin, yung kanyang strength napakalakas po, 195 kilometers per hour. Mapaminsala itong bagyong ito, kaya nga't nasa super typhoon category. At base po sa ating signal, yung latest na signal na pinalabas po natin, signal number 5 na ngayon dito po sa Catanduanes maging sa northeastern portion ng Camarines Sur, habang signal number 4 dito sa Camarines Norte, northern and southeastern portion ng Camarines Sur at northeastern portion ng Albay. Uulitin lamang po natin, signal number 5 sa Catanduanes at northeastern portion ng Camarines Sur. So meron tayong extreme threat to life and property due to Super Typhoon Pepito. Habang dito sa signal number 4, significant to severe threat to life and property. So balikan lamang po natin itong radar image na nakuha po natin sa ating Doppler radars, at nakita nga po natin yung rain bands nitong bagyo ay nakalapat na o nakakaapekto na sa Bicol Region and some parts of Eastern Visayas. Ito yung kanyang sentro po. So approaching po ito sa landmass at nakikita natin papalapit ito sa Catanduanes. Sa atin pong forecast, possible po na between 8pm to 11pm tonight ang landfall scenario, pero meron din pong increasing chance na ito pong mata ay bahagyang umakyat ng bahagya at hindi po siya totally lumapat sa landmass. But nevertheless, yung effect po niya dito sa Catanduanes, sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon, sa halos buong Bicolandia ay same lang o pareho lang ang effect, whether lumapat po siya totally sa Catanduanes o mag-landfall o hindi po at tumaas po ng bahagya. So again, reminder po, same lang po yung kanyang effect dahil yung eyewall ng bagyong si Super Typhoon Pepito, pwedeng maranasan po yan sa Catanduanes at ilang bahagi ng Camarines Sur, Albay at sa mga dadaanan pa po nitong bagyo. Kaugnay dyan, signal number 3 naman ngayon sa Polillo Islands, northern and eastern portions ng mainland Quezon, rest of Camarines Sur, rest of Albay, northern portion of Sorsogon, eastern and central portions of northern Samar, northern portion of eastern Samar. Signal number 2 naman sa southern portion ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Sampales, maging dito po sa Bataan. At signal number 2 din sa Metro Manila, Cavite, Rizal, rest of Quezon, Laguna, Marinduque, rest of Sorsogon, Burias Islands, Antique Island, central portion of eastern Samar, northern portion of Samar and rest of northern Samar. So, paalala din lang din po natin, baka may nagtatakang mga kababayan natin na signal number 2 ngayon pero maaliwalas yung panahon, halos walang nararamdamang sama ng panahon. That is because meron po tayong lead time na halos 24 oras pa po. So, posible po nating maramdaman sa ilang lugar ito, depende po sa pagtahak o sa pagtakbo ng bagyong ito, posible nating maramdaman yung sama ng panahon sa mga susunod na oras. So, meron tayong lead time na 24 hours pa po. Then signal number 1 naman sa mainland Cagayan, rest of Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batangas, northern portion of Occidental Mindoro, kasama na ang Lubang Islands. Signal number 1 din sa northern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, rest of Masbate, rest of Eastern Samar, rest of Samar, Biliran, northern and central portions ng Leyte, northeastern portion ng Southern Leyte, northernmost portion ng Cebu kasama na ang Bantayan Islands, northernmost portion ng Iloilo, northern portion ng Dinagat Islands. Then signal number 1 din po sa natitirang bahagi pa ng Eastern Samar, rest of Samar, Biliran,
I think na ayan, Biliran, northern and central portions of Leyte, northeastern portion of southern Leyte, northernmost portion of Cebu kasama ng Bantayan Islands, northernmost portion of Iloilo at northern portion ng Dinagat Islands. Okay, so sa track na ipinalabas po natin, again, halos consistent naman po yung kanyang track, especially yung cone of uncertainty natin. Lumiliit po siya as time goes by. Pero nakikita nga po natin sa cone of uncertainty, posibleng Catanduanes ang landfall area, or dito din po sa northern part ng Catanduanes, pwede din pong dumaan dyan ang sentro. So nakikita natin, natatahakin po nito basically ang eastern section ng Bicol, and then eventually po by tomorrow ng hapon o gabi, pwede po itong maglandfall sa between Aurora and Quezon Province. At tuluyan po nitong tatahakin o magkocross at magtatraverse sa landmass natin dito sa central at sa northern Luzon base sa ating latest track. So ibig sabihin, itong lawak ng diametrong po ito, kapag tinignan po natin at sinundan po natin yung track, maapektuhan halos buong Southern Luzon sa mga susunod na oras, buong Southern Luzon including Metro Manila, Central Luzon, and some parts of Northern Luzon. Kaya't meron po tayong pinapalabas na signal o tropical cyclone wind signal para meron po tayong reference kung ano po gaano kalakas ng hangin ang pwedeng maranasan po natin sa ating lugar. Samantala, narito naman ang ating rainfall forecast in the next 24 hours. So today hanggang bukas ng hapon, intense torrential o yung tinatawag natin na batindi hanggang sa halos walang humpay ng mga pag-ulan ang pwede pong maranasan dito sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Catanduanes. So ang range po niyan ngayon hanggang bukas ng hapon, pwedeng maranasan itong ganitong klaseng pag-ulan, matindi hanggang sa halos walang humpay ng mga pagbuhos ng ulan dahil kay Super Typhoon Pepito. Samantala, heavy to intense naman ang pwedeng maranasan sa Sorsogon, Northern Samar, dito po sa Quezon Province. At moderate to heavy, dito po sa Masbate, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Batangas, Marinduque, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, at yes, Bulacan po, kasama po dyan at maging yung Aurora. So, moderate to heavy yung kanaptaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan, ngayon hanggang bukas ng hapon. And then, bukas ng hapon hanggang Monday ng hapon o Lunes ng hapon, posible rin ang intense torrential na mga pag-ulan dito po sa Aurora, Nueva Ecija, Quezon Province, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Quirino, Benguet, at dito po sa Nueva Vizcaya, Benguet, Quirino, at sa Quezon, habang heavy to intense naman sa La Union, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Bataan, Rizal, Cavite, Laguna. At kasama po dito sa heavy to intense ang Camarines Norte. Moderate to heavy naman po, posible pa rin sa Camarines Sur, Batangas, Marinduque, Isabela, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, Abra, Kalinga, at maging sa Cagayan. At para po sa mas detalyado na information regarding this, pinupost po natin yan sa ating social media accounts at maging sa website ng PAGASA para po makita natin yung kompleto na detalye tungkol po dito sa rainfall advisory po natin. So, again, paalala po natin, doble o triplang pag-iingat lalong-lalo na sa mga low-lying areas dahil posibleng-posible ang mga pagbaha, even yung mga pagguho ng lupa dahil sa tindi ng mga pag-ulan na pwedeng dala po nitong si Super Typhoon Pepito. Samantala, narito naman ang storm surge warning na ipinalabas ng PAGASA. Ngayong alas 2 po ng hapon, so makikita nga po natin yung more than 3 meters na wave height ay pwede pong maranasan sa halos buong Catanduanes, sa eastern coast ng Camarines Sur, eastern coast ng Camarines Norte, at sa ilang coast pa po ng Albay at Camarines Sur. Maging dito po sa parting ito sa may Dinagat Islands, more than 3 meters, posible po yan. And then dito po sa coast ng La Union. Habang yung 1 to 2 meters, posible po yan sa eastern coast ng Isabela, eastern coast ng Aurora, eastern coast ng Quezon, at dito sa southern coast po yan ng Calabarzon, dito sa may part ng Masbate, at sa northern and eastern coast ng Eastern Samar. Ito din pong storm surge warning, pinapalabas o pinupost at ina-upload din po natin yan sa ating social media sites at maging sa ating website para po sa mas detalyadong informasyon.
Samantala, ito din po ang yung tinatawag natin possible flood height due to 3 meter storm surge height. So, for Quezon Province, sa areas po na ito, posible po yung 3 meter storm surge height o yung daluyong dito po sa isla, sa part ng Polillo Islands, sa eastern coast po ng Mauban, Quezon, dito po sa Pagbilao, sa Padre Burgos, Lucena City, posible din po yung storm surge o inundation dahil sa storm surge o daluyong. So, para po makita po natin yung detalyadong information dito, nasa website at nasa Facebook page at Twitter accounts, X accounts din po natin ito. Yung Catanduanes, possible flood height due to 3 meter storm surge height ay dito din po sa Panganiban, dito po sa Viga, Gigmoto, Bato, at maging sa San Andres. So, ayan, visit our website and yung ating Facebook page din po para makita natin yung detalye at kung anong mga specific na municipalities o lugar. Samantala sa Northern Samar, dito po mataas din po yung chance ng inundation or nadulot ng storm surge na almost 3 meters height. Dito po sa San Policarpo, sa Lapinig, Arteque, at dito po sa Sulat, San Julian. Okay, ito po'y karagdagan on firm information, yung ating high tide for today. So, in-include po natin yung 5 PM onwards. So, makikita natin for Giwan Eastern Samar at 5:59 kanina, halos 0.94 meters yung taas po ng tidal height natin. At sa Catbalogan Samar naman at 11:15 later on ay 1.92 meters. Sa San Jose Northern Samar, sa 5:15 PM ay 1.35 meters. Sa Bulan Sorsogon at 10:50 kanina or mamaya na gabi, 1.51 meters. Sa Legazpi City, Albay, 1.69 meters. Mamaya or ngayon bunbuyan, 5:28 kanina. Masbate City, 10:46 PM later, 1.93 meters. Sa Jose Panganiban, Camarines Sur, 1.78 meters. Pasakao, Camarines Sur, 2.10 meters. At sa Vera Catanduanes, 5:30 PM, 1.65 meters. So ano po yung kahalagahan ng impormasyon na ito? Para po maintindihan natin na high tide po sa mga lugar na ito. So eastern coast po ito ng kung saan ay nakataas ang ating mga wind signals. So high tide na po siya. Tapos meron pa po tayong threat of storm surge. So may additional factor po ito kung bakit we're expecting yung mas mataas na alon at mas mataas na banta po ng storm surge sa mga lugar na ito. Okay, yung gale warning po natin nakataas din dito sa Catanduanes, northern and eastern coast ng Camarines Sur, Camarines Norte, eastern coast of Quezon kasama ng Polillo Islands, northern Samar, Aurora, Isabela, eastern coast of Cagayan, eastern coast of eastern Samar, sa Albay, Sorsogon, Dikaw at Burias Islands. Ibig sabihin, dahil napakadelikado po ng lagay ng karagatan sa mga lugar na ito, maalon hanggang sa napakaalon. Okay, update naman po dito sa isa pang bagyo na minomonitor din natin sa loob din po ng ating area of responsibility, si dating Tropical Storm Ophel na ngayon po ay Tropical Depression na lamang. So, humina na po ito. Huling nakita ito sa layong 195 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay na po ngayon ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour near the center at gustiness po na 60 kilometers per hour. Kumikilos ito Silangan, Timog Silangan. At base sa latest forecast na ipinalabas po ng PAGASA, posible na po itong maglandfall sa southern portion ng Taiwan. And eventually ay malulusaw o magdidissipate ito or hihina into a low pressure area sa mga susunod po na oras.